Hello. Yan, we're live and welcome to another live stream by batasnatin.com. Ayan. Nakikita nyo ho, no? We have a very special live stream today. Live ho, no? Live, gagawa ho tayo ng hindi naman reaction video. Siguro parang ano, parang legal commentary, no? Doon sa patok na patok. Ewan ko kung patok talaga to. Kaya lang ako kasi ay subscriber ni Doc Adam, no? Maganda yung content niya, no? It's about health, ganyan. Tapos isa rin siya doon sa mga nag-i-impart ng knowledge tungkol sa medicine, ano? At sinasabi niya rin o dinidebunk niya rin yung mga hindi tamang pananaw tungkol sa health. Ano, I think it's time to return the favor. Although, no, gagawin natin ng live. Gagawa ko tayo ng isang live commentary, legal commentary dun sa kanyang video kung saan, no, meron doon si Makagago. Itong si Makagago na pag-alaman ko ay isang napakasikat ho na influencer, isang YouTube personality na napakaraming subscribers, ano ho. And itong video na ito, pinasadahan ko lang ng isang beses. Ano? So, technically, hindi ko siya masyadong kabisado, kaya pasensyahan nyo na lang. Pero, sabay-sabay tayo, no? Tingnan natin. At, kasi ang usapan dito, no? The reason why this caught my attention is, laging binabanggit, yung kasuhan daw. Ano? Magkakasuhan daw sila. Ngayon, tingnan natin kung meron nga talagang kaso na pwedeng i-file dahil doon sa mga videos na ginagawa nila. Isa rin kasi dito, no, marami rin ho kasing nagtatanong sa atin ngayon lately. Nababasa nyo rin, nakikita nyo rin ho, no, doon sa ating free legal advice na live stream na maraming nagtatanong kung ano ba ang pwedeng mangyari kapag ikaw isa kang YouTuber tapos gumagawa ka ng videos tapos may kaaway ka. Di ba? Pwede ka bang managot sa batas kung ganun ang nangyari? O kaya, ano ho, meron din kasi nga sumikat noon, which is, napanood ko ng pahapyaw, yung online rambulan. Ano, mukhang nagiging masikat siya ngayon. Tapos, maraming nagtatanong na tao kung ano ba yung mga pwedeng maging kaso kapag ganun nga yung mga nangyari. Ito ang isang magandang example ngayon. Itong video na ito na Dear Makagago Love Doc Adam. Kasi nga parang nung nakita ko kanina, may mga paghahamon, may mga sinasabi. So panoorin natin sabay-sabay at ako ho ay gagawa ng live legal commentary dito, no? Bago ko pala simulan, ano, of course, papakilala muna ako si Attorney Libayan po sa mga tao na bago pa lang sa atin. Araw-araw ho kaming nagbibigay ng free legal advice. Alas 8 ng gabi, ano, kasama ko si Attorney Magalong samantalang si Mar pero si Attorney Magalong ho ay makakasama pa lang natin pag naabot ho natin yung ating 10K subscribers. Ano, kaya please, no, huwag nyo kalimutan at mag-like at saka mag-subscribe po doon sa ating YouTube channel. Ano, doon na rin sa ating Facebook page, of course. Ano po. Well, ano bang gagawin natin muna? Okay. I think let's watch our intro muna. Ano ho? Para ano? Masaya. Ano ho? Let's watch the intro, then let's go to the commentary. All right. Please watch this. All right. Yan. Tsaka sa mga watchers pala natin sa ano, sa YouTube, ano, please go to sorry. Sa mga watchers natin o sa mga nanonood sa live stream natin sa Facebook, sana ho panoorin niyo na lang siya sa YouTube kasi nga sa YouTube mapapanood niyo yung video.
doon sa Facebook ang mapapanood nyo lang ay yung ano lang, yung audio, ano ho, yung audio lang ang lalabas kasi hindi ko ho makontrol. Kasi nga live itong ating gagawing legal commentary dito sa video na ating papanoorin ngayon. Ano ho? So, okay, let's start! Saan ba yun? Yan. Yan, nakikita nyo ho, may video. Itong video na ito ay, ang title niya, Dear Makagago, Love Doc Adam. Tapos, ito ho ay nasa channel ni Doc Adam. Ano, isang sikat na doktor na YouTuber din. Panoorin ho natin. At mag-comment tayo sa mga legalidad na nandito sa video ng ito. Ulong lang ako saglit dito para mas maganda yan. Okay, let's start. So in this video, pag-uusapan natin si Mr. Makagago. Gago ang pangalan niya? He's called Gago? Gago ang apelyido niya? Pero that's a weird apelyido. Ikaw ano? Anyway, we're going to talk about, ang sinabi ni Mr. Maka, kay Nico David. Putang ina mong pilantot! Bobo! Baboy! Tang ina ka! Diskin, babanggain mo! Hindi lang luhang papatak sa putang inang mga mata mo! Pati kolesterol sasama, hahalo, bobo! Yan, no? Napapakamot na si Doc Adam. Doon, umpisa pa lang, kaya naintriga ako dito sa videong ito. Ano, ang unang-una kasing sinasabi nila dito, magkakasuhan daw sila. Sa tingin ko sasabihin niya dito, panoorin ulit natin, no? Bago ko sabihin kung ano yung mga pwedeng ikaso pag ganun ang iyong inaakto sa YouTube, no? Online. Panoorin muna natin ito. And hindi, tulad ng sinabi ko, hindi ko masyadong kabisado yung video, no? Napanood ko lang siya ng isang beses. So, panoorin natin. Siguro yung sasabihin muna ni Doc Adam. Doc, may sinabi din siya tungkol sa'yo. Huwag kang makisawsaw. Sinasabi ko sa'yo, matuwid kang magtagalog sa akin pag sinubukan mo. Matuwid? Tinatawag niya ang sabihin niya na disking. Sikat na rapa siya. Sikat? Talaga ba? Huwag kang madali para maging rapa. Yan sa Philippines. Yeah, sa tingin ko iba na ito, no? Punta muna tayo doon sa pagiging disking daw ng isang tao, no? Itong si Makagago, no? Ano ba yung tinatawag nila na disking? Yung disk kasi, ano, sa tingin ko mas magandang hanapin natin yung actual na definition niya dito sa ano, no? Sa internet, ano? Pero sa Tagalog, no, ang dis, ano ho, ay yung paninirampuri. Ano? Ang pagsasabi ng hindi magaganda, no, o hindi magagandang bagay o pagdisrespeto sa isang tao, no. Dito sa dictionary ni Google, sabi speak disrespectfully or to criticize, no. Speak disrespectfully to or criticize. No, so ibig sabihin, no, disrespectful talk, ano, but ba ganun, no? Kasi itong ano, itong ginagawa natin, first time, pasensya na ho kayo, no, may mga pa-post na ganyan, no. Pero anyway, no, pag magdi-diss ka sa isang tao, of course wala kang sasabihin na maganda dun sa taong yon, ano. Ngayon, alam naman natin, no, at lagi nating sinasabi dito sa batas natin, no, mga kabatas natin, na pwede kang kasuhan kapag dinidis mo o nagsasabi ka ng hindi maganda sa isang tao, no. Ano ho yung mga pwedeng ikaso? Nabanggit natin, oral defamation, no, unjust vexation, ano, slander, di ba? Tsaka ang bagong-bago natin na Safe Spaces Act, no, gender-based sexual harassment online. Pwede ho ikaso sa'yo kapag ikaw ay magdi-diss sa isang tao o magiging disrespectful o magsasabi ng hindi maganda sa isang tao. Ngayon, kung disking ka, no, ibig sabihin, no, ang dami mo nang siniraan ng tao, ang dami mo nang sinabihan ng hindi maganda sa isang tao, syempre, pwede ka kasuhan din sa mga sinabi natin. Ano? Ngayon, kapag disking ka online, no, pwedeng maging online libel yung kaso mo pag sinisiraan mo sila. Ano?
Panoorin ulit natin, ha? Doon muna tayo. Bago tayo gumawa ng kahit anong konklusyon. Hanggang doon muna tayo, tapos panoorin ulit natin yung video para tingnan natin kung ano ang developments, no? Puto, ano ang pangalan ng agency niya? Mukhang Star Image Artist Management ang nag-sign sa kanya in January. Star Image Artist Management? Is this for you? Puto, give me a beat. Star Agency. Percy Yang. Doc Adam. Call me. Bababuin kita in person. PWD ka eh. Gusto ko lang na matuto ka at gusto kitang turuan maglakad ng diretso. You need that. So we are talking about Mr. Maka today because he has demonstrated in this video several characteristics of a personality disorder. And I think it would be interesting to watch this video and discuss this. Pero bago tayo magsimula, malinaw na malinaw na mahilig magdemanda si Mr. Maka. Layo ko magdemanda ako. I'm a little bit busy because of the pandemic, the coronavirus. Wala akong oras para lumaban. So Mr. Maka, before I start... All information in this video is personal opinion based on the public video that's entitled Mr. Maka Gago vs. Nico David. Yung kalansay sa kanan ko na si Buto. That's you, Buto. Does not represent the views of Doc Adam or Doc Adam's YouTube page. I cannot take responsibility for his actions. Kasi nga, mahilig siya magmura. Doc, wag mo ako idamay! I am not called Mike Butuloy, Buto. In this video, I do not intend to diagnose or imply that Mr. Makagago has a medical illness or cause Makagago harm financially, psychologically, or physically. Yong Lang. Malinaw na ba? Doc. He was still trying to sue you, you know? Yan, no? So, kakasuhan daw siya. Ano yung binasa ni Doc Adam na yon, no? Ang tawag doon disclaimer, no? Pag nanonood kayo ng isang TV, nanonood kayo ng isang palabas, kunwari yung mga commentary na news commentary o mga editorial, ano, lalabas doon yung mga disclaimer ng radio station o kaya ng TV station kung saan sinasabi nila na yung mga opinion ng mga host doon ay hindi opinion ng TV station. Ano ho actually ang ginagawa nila doon para ina-attribute nila, no, kung sino talaga yung nagsasabi doon sa mga sinasabi doon sa programang yon, para alam nung taong magkakaso kung sino yung kakasuhan niya. Ano ibig sabihin nun? Kunwari doon sa TV may disclaimer na hindi opinion ng radio station yung sinabi nung host, ano, hindi nakakasuhan yung radio station, ang kakasuhan yung host, no? Kunwari may libelous na sinabi. Ano? Ngayon, doon sa mga disclaimer na 'yon. Kapag nagkakaroon ba tayo ng disclaimer, ibig sabihin hindi na ba tayo pwedeng kasuhan. Ano? Hindi ho protection ang isang disclaimer para hindi ka makasuhan. Bakit 'to? Kasi ang titignan pa rin ay yung ginawa mo o yung overt acts. Sinabi ho doon ni Doc Adam na wala daw siyang intention para makapanakit, no, ng damdamin financially, no, blah 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 blah, 'di ba? Yun ang sinabi niya. Pero sapat ba 'yon? Hindi ho 'yun sapat, no. Hindi ho doon titignan yung intention. Ang intention titignan pa rin kung ano yung mga ginawa niya at ano yung mga sinabi niya kahit sinasabi niya na wala siyang intention. Ano? Yung akto na ginawa mo, yun ang makikita doon. Itong mga disclaimer na ito, ano, warning lang. Warning. Pero kung ano yung ginawa mo, hindi ka pa rin makakatakas sa kaso. At habang nagdi-discuss na rin tayo dito sa mga disclaimer na ito, no, at saka sa mga sinasabi,
doon sa mga gumagawa ng sa tingin nila makakasuhan sila pag linabas nila yung ginawa nila ang isang particular na bagay. Ilalabas ko na rin ho yung CTTO na linalagay natin, yung credits to the owner. Tapos no copyright infringement intended. No. Kapag linagay mo ba yung CTTO tapos no copyright infringement intended, ibig sabihin hindi ka na ba nag-violate ng ating intellectual property law? Hindi rin ho, no. Pwede ka pa rin mag-violate, depende syempre kung paano mo ginawa o ginamit yung isang copyrighted material. Kahit sinabi mong wala kang intention, kung yung ginawa mo ay violation of the intellectual property code, pwede ka pa rin mapanagot kahit meron kang disclaimer. Ano po? Yun. Sige, tuloy natin yung video. Bababuyin ko tong putang inang si Nico David. Putang ina mo! Hindi ka na makakauwi sa inyo! Dok, nakakatakot siya? So dito, nang babanta siya, ang sinusubukan niya takutin si Nico David. Kahit ako na mismo pumunta sa kanyang polo. You tell me the address where to meet up. Mag-isa lang akong pupunta. Ilalay video ko lahat. Putang ina mo! So, hindi ko alam kung totoo ang kwento na ito. Ang napansin ko lang dito, nakasuot siya ng army. To, katulad. Bago natin ituloy yan, no? Tignan muna natin yung mga actions o yung mga ginawa dito ni Makagago. Ano? Yung ginawa niya, actually, ay pwede rin magkaroon ng kaso ulit. Anong kaso ito? Ito yung tinatawag natin na challenging to a duel. Ano? Ang challenging to a duel ay Article 261 ng ating revised penal code. Ano ang sinabi dito? The penalty of prison correctional in its minimum period shall be imposed upon any person who shall challenge another or incite another to give or accept to challenge to a duel, or shall scoff or decry another publicly for having refused to accept a challenge to fight a duel. Ano? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay naghahamon sa isang tao na magsuntukan tayo, square tayo, no? Ano pa ba yung mga terms natin doon? No? Sapakan na lang. Sapakan tayo. No? Ano pa ba? Well, and the terms, no? Yung mga terms na ginagamit natin, no? Eh, actually, criminal act yun, no? Kapag ikaw ay naghahamon ng isang away, ano? Hindi lang yung paghahamon ang pinaparusahan, no? Pinaparusahan din yung ikaw, kung ikaw ay nag-i-incite o nag-i-instigate na mag-away ang dalawang tao, no? So yung mga tao, pag naalala mo ng mga bata, no? Yung mga bata tayo, pag may nag-aaway na dalawa, no? Sasabihin na, sige nga, kalabitin mo sa tenga. 'Di ba? Kalabitin mo sa tenga. Wala, takot ka eh. 'Di ba? So, yung tao na nagsasabi na sige nga, kalabitin mo sa tenga, pwede rin maging liable sa challenging to a duel. Ano? O kaya yung isang tao pag hinamon, no? O hinamon mo, no? Tapos pagtatawanan mo dahil tumanggi siya, pwede ka rin maging liable sa inciting to duel. Ano? So, sino yung mga liable dito? Yung challenger at saka yung mga instigators. O yung mga nangangantsaw na sinasabi, sige, mag-away kayo. Sige, kalabitin mo sa tenga. Itulak mo. Diba? Duraan mo. Yun, inciting to duel yun. Pag maalala nyo, tulad na sinabi ko nung umpisa, bago tayo mag-umpisa ng ating live stream, merong isang sikat na sikat na online rambulan noon. Hindi ko na matandaan kung sino yung involved na tao eh. Basta sa Japan kasi yun, no? So hindi sa Pilipinas. Kaya ewan ko kung may challenging to a duel sila na krimen doon sa Pilipinas. Ano, nag-away sila online, nagsuntukan sila online. Diba? Tandaan natin, dito sa challenging to a duel, hindi kailangan na actually magsuntukan sila. Ano? Ang kailangan, mag-challenge ka lang. O kaya mag-challenge yung isa. O kaya mag-challenge silang dalawa. Ano? O kaya isa lang ang mag-challenge, tumanggi yung isa, pagtawanan ng isa. Tapos, sa comments din, no? Kung meron din mga nag-i-insight at sinasabi, sige, suntukan na lang, no? Pwede rin kayo mag-liable for inciting to challenging to a duel. Ano?
So it's in my opinion, no, sa point of view ko, it's very ano naman eh, it's very manly sana, no, na kapag may samaan ng loob, 'di ba, yun ang sinasabi nila. Ayun, isa pa pala iniisip ko kanina, papawis, no, papawis tayo, sabi nila, ibig sabihin suntukan tayo. It's very manly naman sa tingin ko noon, kasi that's the very ano eh, that's a very old way of settling disputes between men, 'di ba, duel. Kaya nga meron noon yung barilan, 'di ba, na magkatalikod sila tapos maglalakad, bibilang ng limang hakbang, tapos pagbilang ng limang hakbang haharap sa isa't isa, tapos magpapaputok ng baril, 'di ba, yun ho yung pinaka example ng duel noon. Pero ngayon ho, itong sa revised penal code natin, itong challenging to a duel na ito, maghamon ka lang, liable ka na. So yung ginawa ni Makagago kanina, naghamon siya, ano, eh pwede siyang kasuhan ng challenging to a duel. Ano po? Ngayon, didiscuss ko na rin siguro ngayon yung principle ng pari delicto. Ano? Ang pari delicto kasi, ito ay yung sinasabi ng batas natin na merong equal fault yung dalawang tao. Kapag yung tao ay may equal fault, ano, o may equal na pagkakamali sa batas, pwedeng hindi sila makakuha ng relief, no, o remedyo doon sa korte kasi may kasalanan din, no. At ang sabi kasi ng batas natin, no, you must come to court with clean hands din. Dapat malinis yung kamay mo. Kapag hindi malinis yung kamay mo, punta ka sa korte, no, eh hindi ka bibigyan ng remedyo, hindi ka i-entertain ng korte. Ano, dito sa challenging to a duel, hindi ho applicable dito yung clean hands doctrine, no, kasi kung naghamunan kayong dalawa, pareho nga kayong at fault, pero ang elemento kasi doon yung pagcha-challenge, no. Iba dito pag kunwari doon sa online libel, nagsiraan kayong pareho, nagsagutan kayo pareho, ano, eh ibig sabihin both of you are at fault, hindi ka pwedeng pumunta ngayon sa korte. Kaya parang yung sinasabi nga ni Doc Adam, no, na itong si Makagago lagi daw nagbabanta na magfa-file siya ng kaso sa mga sinasabi niyang nanira sa kanya. Kasi disking daw siya, pero hindi naman daw siya dapat i-dis o pwedeng i-dis. Ano, siya lang ang pwedeng mag-dis. Kasi pag dinis mo siya, kakasuhan mo siya, kakasuhan ka niya. Ngayon kung dinis ka niya, tapos dinis mo rin siya, nagsagutan kayo, no, malamang pari delikto, no, you are both at fault, hindi pwedeng ano, hindi pwedeng pumunta kayo sa korte at magkasuhan kayo, ano, yan. So tuloy natin. Ganito. Hindi po to. Ganito. Hindi po to. Hindi. Ah, it must be like this. Hindi po to. So in this clip we can see that Mr. Maka is wearing an army t-shirt. Insan gusto ng tao masuot ng ganyan klase ng damit para mukhang malakas. Aray! Mukhang handa na sila lumaban. Aayusin ko yung pilay mong buhod na hayop ka, pilantot! Dahil walang kaming nakakaalam na pilantot kang hayop ka, pilay! Tangina ka! Ayun pala yun? Walang pilantot, sauce. Pilay? Ganito siguro ang itsura pag yung ego mo ay nawasak. There's four things that are happening in this clip. One, nang asasya. Two, nang lalapit siya. Three, he's name-calling. And four, he's body-shaming. Yan, ano? Doon pa lang, in-identify na lahat doon ni Doc Adam yung mga ginawa niya, which is, ano, illegal naman lahat pag ginawa mo sa isang tao. Ano, illegal talaga yun pag ginawa mo sa isang tao. Yung tulad nga sinabi natin, pwedeng maging oral defamation yon, pero dahil ginawa niya online, pwedeng online libel ho yun, no? Yung pagtawag niya ng pilantot dun sa isang tao, pwede rin sa Safe Spaces Act yun. And I guess, dahil pag totoo na PWD siya, ano, eh, mas matindi yung magiging parusa niya, no? Tuloy ho natin. Doc, 30 seconds na ang video na ito. Hindi ko pa rin alam kung ano ang away nila. Oo po to, malinaw na nakikipag-away siya sa ibang tao. Hindi ko alam kung bakit o tungkol saan. It isn't simply facts or information, it's just specimen. Gusto ko makipagkita ka sa akin. Before the end of this fucking month, pupunta kita sa Antipolo.
Hindi ko naman babasagin mukha mo, I'm not that type. You know, I just wanna end this thing in a very good way. Yan, no? Threatening daw, di ba? Anong kaso yun? Di ba? Lagi rin natin binabanggit yung threats, ano, yung pagbabanta sa isang tao. Ngayon, kapag sabi niya, no, babasagin niya yung mukha niya daw, no, okay, siyempre, like we always say, if the threat, no, is equal to a crime, no, magte-threat ang isang tao para gumawa ng isang krimen sa isang tao, it is grave threats. Ano, okay, tuloy natin. Ron, iba ang galaw niya sa sinasabi niya. This is interesting. His actions and words do not match. Eventually, ayoko lumaban sa'yo! Ayoko lumaban sa'yo! Ganyan. Ipapakita ko sa mga tao kung paano ka maglakad! Tangina mo! Bobo! Tanga! Putang ina ka! Akala may point siyang sasabihin, tranquil free na nakikipag-away? Oo nga, nagpapatuloy siya. Mangasawa, at magnaib. Baboy! Putang ina mong pilantot! Bobo! Baboy! Tang ina ka! Most people, when they have an argument or a disagreement, ay sinisubukan maintindihan ang kaaway nila. They listen to the person they're arguing with. And sinusubukan nila maintindihan ang pananaw ng iba. Kaso mukhang hindi ganyan si Mr. Macha sa video na ito. Bababuin kita in person. PWD ka eh. Gusto ko lang na matuto ka at gusto kitang turuan maglakad ng diretso. Parang paulit-ulit na yung sinasabi niya, no? Pero pinuntahan ko yung YouTube channel ni Makagago, ano? Ang subscribers niya 1.87 million, no? Tapos 174 videos lang. 1.87 million, no? Tapos puro mura lang, di ba? Parang mas maganda yata magmura-mura na rin ako ng konti para dumami subscribers natin. Di ba? Paulit-ulit lang eh, na mura. Sige, tuloy na. Medyo nawawala na ako ng gana kasi paulit-ulit lang yung mura. No? Kasi yung bandang huli, actually, hindi ko masyadong tulog na sinabi ko, pinadaan ako lang na mabilis. Tignan nun natin kung meron pang makukuha tayo na kahit ano sa video ng ito. Ano? You need that. Ang bastos naman, kinagamit niya ang pagiging PWD ng tao para ano? Para maging mas mataas ang tingin niya sa sabihin niya. Ganun ba? You like to poke fun at disabled people? Bibigyan mo ito ng 5 segundo, mga kahombre ko, ah. Pag wala talaga, ibig sabihin, nabakla na. May baboy na bakla na. May problema ka din sa gender? To, hindi yata siya love ng nanay niya. So in this clip, it's implying that gay people are scared and bad. Teka, nagpapatuloy siya, magpapin. To, sikat na talaga yan? Oo, hindi ko alam kung paano. 5! Oh my God. 4! 3! 2! 1! 0! Wala. Wala na! I think what we're seeing here are symptoms and signs of narcissistic personality disorder. Wow, Doc! Ang lalim! Ano naman yan? Nandito ang ilang symptoms ng narcissistic personality disorder. Grandiosity o mataas ang tingin sa sarili. Ganon talaga eh! Kaya nga, ako lang ang nandito sa trono na ito. 2. Nahihirapan kontrolin ang emotion o ugali. 3. Mahilig manglait, mangasar, o manako. Matutuwid kang magtagalog sa akin. 4. They cannot understand or recognize the feelings and emotions ng ibang tao. 5. Ginagamit nila ang tao para umasenso. 6. They cannot handle criticism. Kasi ako lang ang pwede manggago dito sa social media. Kasi pag ginago ako, itadamanda ko kayo. And 7, they want to be admired all the time. Pag ginago ko kayo, idedemanda ko. Binago niyo ako. To clarify, I am not
diagnosing Mr. Makagago or implying that Mr. Makagago has narcissistic personality disorder. I am only talking about the symptoms of narcissistic personality disorder. Na nakitiko sa video. Now, hindi ko alam ang buong kwento tungko kay Mr. Makagago and Nico David. I have watched some of Nico David's videos and gusto ko ang content niya. He likes to discuss, criticize, and offer his opinion on things. Ginagawa ko din yan. Watching this video of Makagago, I do not think he should be famous. Hindi ko naintindihan din yan kung bakit nagkagustuhan siya ng tao. Oh, kung nga. This video, he should not be an influencer. He is a bad influence. He is bullying people. He is not criticizing people. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa, parang school bully siya, and masama ito para sa mental health ng ilang tao. Alam natin yan. Bullying is really bad for mental health. Hey, Doc! Doctor ka lang? Bakit ka nakikisali dito? Yes, Pluto. Doctor ako. Alam ko yan. Kaso, hindi ko kaya ito hayaan. Bakit, Doc? One, this guy is bullying people. He is attacking disability. He is attacking gay people. He is fat-shaming. And si Diskukan niya, takutin ang iba. Oh my God. Bilang isang doctor and YouTube creator, hindi ko kaya hayaan yan. I hate bullies. And I hate bullying. So I'm standing up for somebody who's being bullied. I can't ignore that. Actually, maganda yung sinabi niya, no? Na yung lagri natin sinasabi dito sa ating live stream na we're trying our best to contribute something significant sa YouTube. Kasi nga ho, isipin nyo, more than almost 2 million subscribers. Tapos ganun ho yung content niya, no? Tayo ilang million, di ba? 0.000001 million. Di ba? Tapos sinusubukan natin maglabas na maayos na content, no? Pero hindi ko rin maintindihan yun. Pareho kami ng predicament, no? Nang iniisip ni Doc Adam, bakit gustong-gusto ng tao yung mga ganun? Ano? Panoorin nyo natin. Tignan natin kung patatapusin pa natin ito, kung may content pa ba na maganda dito. Hindi ko kaya debmahin yan. And two, para sa akin, I think Makagago is attacking free speech. Napaka-importante that people can criticize and react to other people's videos. Pakit-importante yan, Doc? Pag walang free speech, that's called a dictatorship. So, Doc, ano ang opinion mo tungkol dito? Ang opinion ko, base sa video na ito, sinusubukan lang ni Makagago takutin si Nico David. Makagago has an agency, syempre Rami Changpera, and si Kacha. Kaya madali para sa kanya, manako sa iba. I'm setting up a GoFundMe page. Yan, okay na siguro yun. May GoFundMe daw. Ito na lang siguro, patapos na ito para tumulong kay Nico David bilang isang PWD. PWD nga siya, nabasa ko sa comments, no? Ngayon, siguro magandang talakayin din natin yung pagiging mentally disabled, no? Kasi sinabi ni Doc Adam, although hindi niya dinadiagnose, no? Nagbigay siya ng hint na pwede ano ho, na itong si Makagago ay nagsasuffer ng narcissistic personality disorder. Sinabi niya nga ho yung mga symptoms ng isang narcissist, ano. Eh alam din natin sa batas natin na kapag ikaw ay sira ulo, no, o kaya may mental disorder, no, pwedeng hindi ka magkaroon ng criminal liability. Ano? So, ang tanong ngayon, itong si Makagago, kapag totoo na meron siyang narcissistic personality disorder, which is a mental disorder, no? Pwede ba siyang makatakas sa lahat ng kaso na ginagawa niya o sa lahat na pandidis na ginagawa niya? Ano? Ang sagot doon ay hindi. Bakit to? Simple ang rason. Ang kinocontemplate ng batas natin na mental illness doon sa batas natin, no, ay dapat it will impair your judgment, yung pag-iisip mo, no? Dapat, no, yung pag-iisip mo, wala ka doon sa lucidity, wala kang lucidity. Hindi mo alam yung ginagawa mo. Yun ang kinocontemplate sa batas natin na mental disorder, no? Wala ka sa sarili mo, in other words.
Ano? Ibig sabihin, na-impair yung judgment mo, hindi mo alam yung ginagawa mo. Kapag narcissistic personality disorder lang, ano po, ito ay hindi nag-i-impair ng iyong pagkakaalam sa bagay-bagay. Ano? So, yung narcissistic personality disorder, hindi pa rin dahilan para hindi siya makasuhan kung may magpa-file naman ng kaso sa kanya. Pero paano ka ba magpa-file ng kaso? Yun, huwag mo lang siyang sagutin. Ano? Pag siniraan ka, diretso mo sa korte. Ano? Para sabihin ng korte na hindi kayo pari delikto. Huwag mo na lang siyang sagutin. No? Pwedeng mag-comment ka lang pero huwag mo siyang siraan. Tapos, file mo yung kaso. Diretso na. Ano? Tapos, syempre, yung challenging to do well. Tapos, pwedeng online libel. No? Pwedeng violation of the Safe Spaces Act. Ano? Gender-based sexual harassment online. Yan, ano, with reservation. Pero hindi ko pa kasi kabisado masyado. I think meron din siyang nagawang violation doon sa batas natin tungkol sa PWD. Meron tayong batas tungkol sa PWD. Pero tulad ng sinabi ko, hindi ko naman alam lahat, no? So I will not dwell on that, no? Kung siguro meron pang nagtanong, no? Eventually sasagutin natin 'yan, no? So, no, so much for that. No, thank you for being here while doing that legal commentary on the video of Doc Talk Adam. It's a first, no? Kaya alam niyo medyo nangangapa pa rin ako. It's a first. It's the first time that I did that live, no? So medyo nangangapa pa. Sana ho, no, okay lang yung ginawa ko. Anyway, no, balik na ho tayo sa ating free legal advice. Magbabasa na ako ng mga comments doon sa ating YouTube channel. Yan. Ito si Mama Bear, siya yung nauna. Good evening sa'yo. Si Nitrox Core YT, yan. Hi sa inyo. Si Jean Cap, hello din. Si Romery Asuncion, happy rainy Friday, Attorney Liban sa lahat. Oo, ang lakas ng ulan kanina. Ano, ang lakas ng ulan dito sa Taguig. Nagpabasa nga ako eh, nag-ayos ako ng mga halaman sa labas. Si Jean Cap, yan. Thumbs up naman, sabi niya. Oho, pa-thumbs up naman ho sa mga nanonood sa atin. No? Para mahalin ni YouTube yung ating video. Si Jasmine Abal, yan. Good evening sa inyo. Si Romar Evangelista, good evening sa iyo. Yan. Si Jean Cap, yan. Mag-thumbs up daw ho tayo. Gustong-gusto namin yung mga thumbs up na yan. Si Romel Asuncion, magandang gabi attorney at sa lahat. Si Marisol Gloriano, from FB to YouTube, lumipat po ako, mas maganda ang signal. Oh. Mas maganda ho talaga signal ng YouTube. Si Cheska Sarmiento, I just watched the video. Pinanood nyo lang yun. Nakita ko, I was subscribed to Doc Adam. Kahapon ko napanood yun ng gabi. So, pinadaanan ko lang. Tapos, may kasuhan-kasuhan. So, I think it's very relevant na i-feature natin dito sa ating live stream. No? So, it's a live legal commentary. Si Cheska Sarmiento, sabi niya the video was so smart yung gawa ni Doc Adam. I agree, no? Kaya nga subscriber ako ni Doc Adam kasi marami akong natututunan din sa kanya. Si JJ, attorney, tanong ko, pwede ba sampan ng kaso sa Dolly ang superior namin na lagi kami sinisigawan, minumura, sinasabihan ng buwisit tanga sa habang nagtatrabaho kayo. Sobrang na kasi at nagmumura sa amin sa work. Alam niyo po, JJ, sa Dole, I think, no, hindi yan ang tamang puntahan nyo sa trabaho. So, sa Dole, ang dapat nyong gawin, mag-file kayo ng criminal case laban sa kanila, no? Kasi minumura kayo, sinasabihan kayo ng buwisit tanga, oral defamation ho yan. That's a criminal case. Ano po? Ngayon, kapag isasampan nyo kasi sa Dole, Dole usually emanates from the cases, no, that you will file sa Dole usually emanates from cases involving employer-employee relationship. Ngayon, itong superior nyo kasi hindi ho ito yung employer nyo. Ano ang employer nyo? Actually, yung kumpanya. Okay? So, kapag minumura kayo ng superior nyo, hindi ho ito act nung kumpanya nyo. So, hindi nyo sa Dole ipafile yung kaso, ipafile nyo ho yan sa prosecutor's office. Ano po? Ito si Cheska Sarmiento, he called that Nico David Guy Apilantot kasi nga PWD siya. Oo nga, no? Well, that's sad. Ano? Para magkaroon ka ng almost 2 million viewers, no? Para magkaroon ka ng almost 2 million viewers, kailangan mong gumawa ng ganun sa isang tao.
Pero, di ba, not bad. 2 million. Almost 2 million viewers. Ito si Georgina Albano. Grabe na ng signal ko. Di ko mapanood ng maayos. Siguro dahil sa ulan. Ito si Romery Asuncion. Ang toxic panoorin ng makagago. Dapat dito na lang siya sa YouTube channel ng batas natin mag-watch. Marami pang matututunan. Parang law student tayo. Oo nga ho, no? Yan. Alam nyo, yun nga eh. Pag ako law student ako noon, manunood na lang ako ng batas natin. Ito si Chesco Sarmiento. Yes, disabled si Nico David, sabi niya. Yan, as a PWD din ako na insulto ako kay for Nico David. Ah, PWD din kayo, Ma'am Cheska. Ano ha? Alam nyo, hindi naman kasi talaga tama na ganun ang gawin sa mga... Hindi lang sa PWD, sa lahat ng mga sinisiraan niya na tao. Pero especially, syempre, yung PWD. Kasi syempre, meron na ngang handicap yung tao, gaganyan ninyo pa, no? Si Milagros Abugad, sabi niya, good evening, attorney. Kaway-kaway sa lahat ng viewer mo na tulad ko. Yeah. Salamat po. Si Marisa Argel, good evening din sa'yo. Si JJ, sabi niya, attorney, sampahan ko ng kaso si A. Kaso mali yung address na binigay niya noon sa akin. So, di niya matatanggap ang subpoena. Matutuloy pa ba ang kaso kahit di niya natanggap ang... di niya natanggap at lagi bumabalik ng piskal ang subpoena. Opo, no? Kapag ho kasi pinadala yung mga yan, yung mga subpoena na yan, at hindi humahanap yung isang tao, tutuloy pa rin ho yung kaso doon sa prosecutor o sa piskal. Ano ang mangyayari dyan? Ang gagawin na lang ng piskal ay titignan ho yung mga ebidensya nyo kung sa ebidensya nyo ay merong probable cause. Kung malakas naman ho yung ebidensya nyo at makakapaghanap yung piskal ng probable cause, magkakaroon ho ng warrant of arrest yung tao na yun. Ito si Marisol Groyan. Grabe naman yan. Parang nakadrugs po siya. Alam niyo, sa tingin ko, hindi siya nakadrugs eh. Sa tingin ko, purposely ginagawa niya yon para ma-excite yung mga viewers niya. Ano? Kasi, di ba? Para kang nanonood ng ano, action. Action na movie. Sigawan ng sigawan, murahan ng murahan. Yan. Yan, ito si Eugene Monotilla. If there is even an insanity pleaser, yan. O nga, yun yung sinasabi ko nga, yung insanity. Pero hindi yun yung klaseng insanity. Kasi it does not, it does not impair judgment. Okay? Ito si Aya. I am no doctor, but I am sure that is not a mentally sound individual. He should see a psychologist. Malinis sana ako, pero mas naawa ako sa kanya. May inis sana ako, pero mas naawa ako sa kanya. Yan. Oo nga, no? Well, looking at your point of view, Aya, no? You have a point din, no? Pwedeng nakakaawa nga rin siya. Pero I think, no? It's like, I think that is being a fame whore. Sa tingin ko yun ang ginagawa niya kasi sumisikat siya sa ganun kaya gustong-gusto niyang gawin yun. I think he is acting, no? Acting yung mga ginagawa niya para magustuhan siyang panoorin ng mga tao. Parang yung mga ibang parang yung mga iba rin na nagpapakita ng mga cleavage, no? Nagpapakita ng mga puwet. Ano, kasi sisikat ka na mas mabilis kapag ganoon ka eh. Ano? Ito si Cheska Sarmiento yan. Salamat attorney. Si Unog eh. Salamat attorney. You're welcome din ho. No, good evening sa iyo, Robert Benedicto. Si Cheska Sarmiento, attorney sa gaming community sa Pilipinas, marami po ang nasisiraan and to an extent pambubuli. Paano po i-resolve? Pag pinadalhan kayo ng threats via messenger. Yan, magandang... yan. Alam nyo, Ma'am Cheska, pag pinadalhan kayo ng threats through messenger, no, ang pinakamagandang gawin nyo agad, no, screenshot nyo yung messenger, puntahan nyo yung nagpadala sa inyo, tapos hanap kayo ng ebidensya tungkol sa identity ng taong yun. So, screenshot yung lahat, tapos kapag meron kayong makikita ng hint ng mga identities niya, kunin nyo lahat to at saka kopyahin nyo para makapag-file kayo ng kaso laban sa kanya. Ano, 'yun ang pinaka-importanteng gawin kasi ho dito sa internet, no. Online ang kinakapitalize ng mga tao kung bakit malakas ang loob nila is anonymity, no. If they remain anonymous, hindi sila makakasuhan. They can get away with everything that they are doing. Ano? Kaya 'yun ang unang-una mong gawin.
kapag nagkaroon ng threats. Pero pag kilala mo naman, madaling-madali lang. Ano? Pag threat ka, pwede mo file ng grave threats. Ano? Pwedeng magkaroon ng slander o kaya oral defamation. Ano? Kung ganun ang ginagawa sa inyo. No. Ito si Okagi Kakashian. Magandang gabi sa iyo. Si Cheska Sarmiento, one screenshot to find evidence of his her identity. Yan. Tapos, file your case. Tama ho yan. Ganyan ho ang gawin nyo. No? Tapos, yung screenshot, lagi nyo tandaan. Pag nag-screenshot kayo, mas maganda isari nyo yung URL. Ano ho? Yan. Ito si Jasmine Eval. Sabi niya, hi attorneys, bartering illegal. It violates daw fuel tax law. Jasmine Eval, meron akong ginawang videos dito, no? Tapos, we provided legal citations. Bartering is not illegal. It is never illegal. No, bartering is never illegal except, of course, if you are bartering illegal items. Ano? Ang bartering na yan, it is side by side. Doon sa sale. Doon sa ating National Internal Revenue Code. Doon sa tax code natin, side by side, laging binabanggit. Yung, pag binabanggit yung sales, laging binabanggit yung barter. No? So, it's not actually unusual na sinatulad ng sinasabi ni DTI Secretary. Ano, never siya magiging illegal. Ang illegal ay hindi yung pagbabayad ng tax. Tapos, tandaan nyo rin na magiging liable lang kayo sa tax. Magbabayad lang kayo ng tax kapag kayo ay taxable. Ano? Sinabi kasi, unang-una kasi, sinabi nitong si... Kaya ang daming nga nalilito na tao. Unang-una, sinabi kasi ni DTI Secretary, bawal ang barter, sabi niya. At ang barter ay pinapayagan lang some parts in Mindanao. No? Tapos, eventually, binawi niya yon. Ang sinabi niya, pwede ang barter, pero no, hindi pwedeng maging business ang barter. No? Tapos, binawi niya na naman yon. Ang sinabi niya na huli-huli na, pwede ang barter, pero kailangan magbayad ng tax. Ano ho? Pero, ang barter per se is not always taxable. Tulad ng sinabi ko, ang bawal yung hindi pagbayad ng tax. Pero, bartering is legal. Wala akong problema dyan. Ano, it does not violate Philippine tax law. What violates Philippine tax law is the person who does not pay the tax, hindi yung barter. Tapos kapag tayo ho ay may negosyo involving bartering, ano ho, eh kapag kumita tayo ng above 250,000 a year, ano, doon tayo magbabayad ng tax. Ano, otherwise you are tax exempt. Tapos if you are doing barter get rid of things ano ho, na hindi nyo na kailangan, it's not your business, no, it's just several deals at a time, ano, that's not illegal. Ano, nagkaroon na naman kasi ng misinformation yung ating mga kababayan dahil sa sinabi ni DTI Secretary. Ganito rin ang nangyari doon sa mga panahon na linalabas yung salita na non-bailable crime. Wala ho kasing nagko-correct sa mga tao noon na linalabas sa media na non-bailable yung crime. Pag sinabi mong non-bailable yung crime, walang bail yun. Eh pwede mo namang i-bail siya kapag evidence of guilt is not strong. So kapag nakalaya si Mr. XXX, sasabihin nila ay ang lakas nito ay nakabayad ito. Diba? Mali kasi ho yung pinapasok nila na terminology dun sa tao. Mali yung iniisip ng tao eventually kung ganun na nangyayari. Ano po? Yan. Ito si Melbourne Pangilinan. Good evening sa iyo. Si Cheska Sarmiento. Thank you, attorney. You're welcome. Alam niyo po, may page kami na nagbabarter kami ng ulam. So, legal po yun. Legal po yun. Alam niyo, sinabi ko doon sa... May nakikipagsagutan sa akin doon sa ginawa kong video tungkol kay secretary at saka doon sa bartering. Ano, sinasabi niya na yung pakikipagpalitan daw ng ulam ay ano daw, hingi, no? Hingi, swap, ganon. Barter din ho yun. Pag nagpalitan ho kayo ng item, no, barter yun. Pag hingi, no, pag maghingi ka, isa lang. Kung walang konsiderasyon, no, hindi siya barter. Diba? Ganon yun. Kung bigay yan, walang kapalit. No?
Ito si Melbourne, nice tong live commentary sa mga hot vlog content yan. Oo nga, medyo kasi nakaka-trigger eh na, alam mo, at nakakaingit din, no? Kasi makagago, nakakaingit din. Di ba? Imagine mo, almost 2 million views, no? Ilang videos lang siya, pero tignan ko. Sandali, ito. Ay, wala eh, puro. Saan ba yun? Sandali, ha? Tingnan natin. I'm very intrigued. No? Saan ba yan? Ito, makagago, what's up, man? Sabi niya. Yan, oh. Isipin mo yan, oh. 1.87 million subscribers. Almost 2 million. Ang videos niya lang 174. Ano, oh? 78.1 million views. No? Tapos tayo, pahirapan. 1,000 views. Di ba? Nakakaingit din. Actually, di ba? Sana yun? No, wala tuloy ako. Yan. Sabi niya, ulam swap yung tawag sa page namin. Maganda yan. Maganda yan. Sana nga bumalik yung ganun eh. Alam niyo sa tawag doon sa ano sa Pangasinan yata 'yon. Pasabaw eh. Pasabaw. Kapag nagluluto yung mga kapitbahay noon, naghahatiran sila ng ulam, swap sila ng ulam. Parang pasabaw ang tawag nila. 'Di ba? Sana bumalik yung mga ganung lumang ano no, lumang mga magagandang ugali nating mga Pilipino, yung pasabaw, yung bayanihan. Diba? Tsaka sana hindi mawala yung po at opo. Ano? O, oho, at tsaka ho. Diba? Napakaganda ng mga yun eh. Ito si, ano, si, ito si Cheska Sarmiento kasi naman, attorney, puro 12 years old yung fans niya. Eh, the more ho na dapat, hindi sila manood doon pag 12 years old po sila. Diba? Bawal ho yun eh, kasi lagi siya nagmumura. Dapat yung kanyang page R18 yun. Di ba? Dapat hindi makapanood yung mga bata doon. It is Jessica Sarmiento. Siguro nanonood lang sila sa phones or sa computer shop. Kasi binuboost niya yan with FB ads and YouTube creator tools. You can pay for your views and viewers. Yeah. Pero alam nyo, magbuboost pa kaya siya kung ganun nakadami yung kanyang subscribers. Ano? Diba? Anyway, yun ho, for the meantime, yun ho muna yung last comment na babasahin natin doon sa ating YouTube channel. Punta ho tayo sa Facebook, tignan natin ho kung ano ang mga katanungan dito. Ano ho? At syempre, babatiin din ho natin yung ating mga community members dito. Diba? Anyway, yun, narinig ko yung sarili ko. Ito, yan, si Marisol Gloriani, yan, good evening ho sa inyo. Si Mary Grace Chua, good morning, yan, good morning ho sa inyo. No? Si Chara Angela, good evening sa iyo. MJ De Los Reyes, good evening din. Si Wensi Honorica, yan, good evening din sa inyo. Si MHIR, good evening sa iyo. Si Normita Balane Maduktuk, good evening din. Si Angel Dave Lemoran, good evening sa iyo. Si Bernadette Fortes Salanga, sabi niya, good evening po, attorney. Hihingi po ako ng advice kung ano ang pwede kong gawin. Asawa ko po, nag-asawa. Asawa ko, akasawa po ako ng asawa. Sundalo ako ay legal wife. Kinasal po kami January 15, 2020. 2003. Pero di po kami nagsama at may isa po kaming anak at siya po ay may kinakasama na. Ako ay naging busy sa pagtatrabaho dahil yung binibigay niya monthly ay na 3K ay hindi po yun sapat para sa amin. Mula 2003 to 2018, hindi po nadagdagan yung allotment na binibigay niya at nalaman ko na hindi po kami ang beneficiary niya. Kami ang nakalagay sa summary of information niya. Yung kinakasama niya ngayon ang nakalagay sa summary of information niya. Kumuha po ako ng senomar niya, ako lang po ang kasal sa kanya. Inilapit ko po ito sa unit nila sa provost. Tama ho yan. Pero hindi po nila ito inisikaso kahit daladala ko po yung mga document ko. Bali sa deputy ako
dala ko po yung mga document ko, bali sa deputy ako dinala eh, about financial po yung case. Doon sa dinagdagan niya yung allotment namin, 2K, ng 2K. So from ilan ba dati? 3K. So naging 5K na. Po yun, tinanggap ko na rin. Pero hindi po ang reklamo ko. At ngayon po, nagfa-file siya ng annulment dahil siguro malapit na siyang mag-retire para wala akong makuha sa retirement. Wala naman po siya nga may ground sa akin. Ano po ba ang mga karapatan ko bilang isang legal? Sana po matulungan niyo ako. Yan. Yung mga karapatan niyo, no? Kung bilang isang legal na asawa, yun, nasabi niyo na ho, yung karapatan niyo sa suporta. Ano, mutual love and support nga dapat, no? Pero hindi na ho yata kayo love, no? Sad naman. Kasi may kinakasama na siyang iba. Dahil hindi na kayo love, eh kayo pa rin yung asawa, pwede niyo siyang kasuhan ng emotional abuse, no? Dahil sa kanyang pakikipag-relasyon, no? Sa isang tao, no? Hindi kailangan concubinage ang i-file nyo. Ano ang i-file nyo? Republic Act 9262. Anti-violence against women and their children. Ilagay nyo doon, bukod sa economic abuse, idagdag nyo na rin ho yan, no? Para magkaroon kayo ng regular na suporta galing sa kanya. At saka, yung emotional abuse o psychological abuse. Ano, yun ang gawin nyo. Ang pinapayo ko sa kanyo, sa inyo, mag-file na ho kayo ng kaso para magkaroon ho kayo ng pag-uusap doon sa korte. Tapos, no, doon sa temporary protection order, pwede ho kayong bigyan ng provisional support doon. At saka, ano, pwede kayo magkaroon ng stipulation doon sa korte kapag nagkaroon kayo ng kasuhan na kapag makukuha niya yung kanyang retirement, no, yung kanyang retirement at saka yung pension niya eventually mabibigyan pa rin kayo. Ano? Pumunta ho kayo sa korte, makukuha niyo ho yung mga remedyo na yun, no? Yung mga ganong klaseng ano, mga ganong klaseng dapat niyo matanggap, no? Pwedeng ilagay yun doon sa protection order para sa inyo. Ano? Ito si Wensi Honorica. Yan. Good evening po, Attorney Libayan. Ask ko po if yung magulang niya hindi kasal, then namatay na yung tatay, tapos yung estate na family home na i-transfer na sa nag-iisang anak. Bale, ang nakatira sa bahay is yung mother niya, kasi yung anak ng upahan sa iba kasama mag-asawa niya. Kasama asawa niya, pero dun pa din gamit na billing address. Posible po ba na ma-sheriff? Wala pa po kaso ngayon. Yung nag-iisang bahay na nabanan ng anak, nakapangalan na yung titulo sa anak kung saan nakatira yung nanay niya dahil hindi na kayang bawaran yung milyong utang sa credit card. Wala siya ibang real property kundi yung namanan niya na bahay. Maraming salamat po. Alam niyo ho, ang family home, no? Masi-sheriff lang yan up to a certain pwedeng masi-sheriff yan, no? Pero, no, up to a certain extent lang. I think it is 100,000, no? Sandali ho, no. Number na naman kasi, hindi ko kasi minememorize 'tong mga number na ito eh. Pero tignan natin, siguraduhin natin. Pero pwede ho 'yan, no? Ito ho, no? Ito, family home exempt from execution of judgment. Ano ho? 300,000 in urban areas. 300,000 dun sa cities. Tsaka 200,000 sa probinsya. Ano? So, kapag ang inyong bahay ay 300,000 lang, pababa. Ano? Hindi siya pwedeng kunin ng sheriff. Kapag nandun ka sa mga cities. Pero pag sa mga rural, sa mga probinsya, 200,000 pababa. Ano, pag sobra doon, pwedeng kunin ho yung sobra. Ano, yun ho ang ating batas tungkol sa garnishment o execution ng judgment in relation to family home. Alright po. Okay, next question.
Sabi ni Robin Tagalog, ayan, good evening, attorney. Si Angel De Vlemoran, tanong ko lang po, attorney, ilang taon po ang pagkakakulong ng Staffa case sa halagang 50K kung talagang di makakabayad? Yan, yan po problema ng friend ko. Kapag 50K ko sa... kapag 50K, ano ho, hindi ho lalampas yan ng 6 years. Ano, hindi ho lalampas ng 6 years. So, sa Metropolitan Trial Courts lang, o sa Municipal Trial Courts yan. Hindi ko na ho titignan kasi ano, matatagalan na naman. Pero sigurado ako kasi may mga kaso ho ako na ganyan at nandoon lang kami sa MTC. No? Although, hindi ko alam kung gaano talaga. Yung judge naman ho kasi ang magsasabi, pero hindi ho lalampas ng 6 na taon yung pagkakakulong yan. Yan, ito si Angel Tablamoran. Maraming salamat daw. You're welcome ho. Si Rosalie Flores, yan, good evening sa inyo rin. Ano? Yun. So, ngayon pala ano no, holiday po no. Eid al-Adha ba? So, sa lahat ng Muslim brothers ho natin, Eid Mubarak. Ano ho? Anong oras na ba? Yan. So ito na ho yung huling ano no, huling comment na babasahin ko o katanungan na babasahin ko doon sa ating Facebook page no. Pupunta na ho at babalik na ho ako sa ating YouTube channel. Doon na lang ho tayo manood at doon ho tayo magtanong kung may mga katanungan pa ho kayo dahil dito ko na lang ho babasahin at dito na rin ho tayo mag-e-end ng ating live stream ngayong araw. Ano po? Yan. Ito si ano yan, si Sino yung yan. Hi sa'yo. Ano po yung ganun? Dab. Si Doy Alahoy, Ken ND counterfile a case. Nico David. Yan. I think hindi naman siya mag hindi counterfile ang gagawin niya. Actually siya yung magfa-file. No, si Nico David ang magfa-file ng kaso kasi hindi ko pinanood din ah. Hindi ko tinignan pero I think hindi sumagot ng hindi maganda itong si Nico David. So, ibig sabihin, sinasabi natin na pari delikto, no? Wala siyang kasalanan, pwede siyang pumunta sa korte at pwede siyang mag-file ng kaso laban kay Makagago. Ano? Yan ang batas natin, 'di ba? Hindi lang yung basta-basta na yan ho, lahat ho yan syempre nasa batas natin. Kasi ang sinasabi lang naman kasi nitong si Makagago, fa-file lang ko kayo ng kaso kapag dinis nyo ako. No? Yun naman kasi, iniisip niya lang na siya pwedeng mang-dis. Magmura. Murahin ang isang tao, kutsayin ang isang tao, pero pag iba ang nangutsa at nagmura sa kanya, hindi pwede. Sa isip niya lang yun, hindi pwede. Pero syempre, si Nico David pwedeng mag-file ng kaso laban sa kanya. Ano? Yan, pwedeng online libel, paninirang puri online. Unjust vexation, pwede rin. Ano? Yan, slander by deed, pwede rin siguro, no? Yan. Anyway, no? I think that's the last of our questions/comments for tonight, no? Maraming salamat sa lahat ng nanood. Sana nagustuhan niyo yung palabas natin ngayon. And sana, syempre as usual, yung lucky nating wini-wish yung community natin, sana may natutunan. No. Sana ho tulungan niyo rin ho kami na umabot ng 1.8 million subscribers. Ano? Magpa-practice muna ako magmura-mura ng ganun para umabot din ng 1.8 million subscribers tayo. Ano? Para syempre sikat na. Anyway, hindi ho natin kailangan 'yon, no. Malinis ho ang intention natin dito sa batas natin. Maliit man, no. Maliit man tayo, no. Our intention is pure. Our intention is pure. Sana mag-resound ito sa ibang tao, sa inyo, no, sa mga maliliit na taong katulad natin para lumaganap yung kaalaman ng batas sa lahat. Ano? Yan, ito si Jasmine Ebal. Attorney, is payment for overtime work absolute? Last question now, ito no. What if there is an authorized overtime? Alam niyo ho ang overtime po, no, dapat bayaran talaga 'yan. Ano, dapat bayaran talaga 'yan. Ngayon, ang unauthorized na overtime, sinasabi niyo pinapauwi ka na pero nagtatrabaho ka pa rin. Ano, hindi ka dapat bayaran doon. Pero kapag kunwari, no,
nag-overtime ka at kailangan mong mag-overtime at pinayagan ka naman mag-overtime, kailangan kang bayaran. Ano? Pero pag voluntary, you're giving work voluntary, hindi mo kailangan bayaran yun. Pero pag yun nga, pinagtrabaho ka, kailangan bayaran. Ito si... Sige na nga, babasahin ko na ulit ito. Melanie Tinamisan, sabi niya, good evening po, attorney. Ask ko lang po kung pwede naming refund ang aming naging down payment kahit 9 months pa lang kami nagbabayad ng aming kinuhang pre-selling unit. Yan. Alam niyo ho, ano, hindi na ho siya, hindi ho siya covered doon sa 2 years na sinasabi ng Maseda Law wherein makakakuha ho kayo ng cash surrender value, which is 50%. Pag Maseda Law po ang usapan dyan, ang meron kayo ay 60 days na grace period. Ano po? Pero yung naging down payment nyo naman, no, pwede nyo hong kausapin na baka naman sobra-sobrang danyos yung down payment na binigay nyo. Baka nga may makuha pa kayo dyan. Ano ho? Subukan nyo nalang mag-file ng kaso sa HLURB kung may makukuha kayong pera. Pero ang ginagawa ko kasi nyan, chinacharge ho dyan yung mga fees, no, yung mga penalties, tapos yung loss income opportunity, ganun ho ang ginagawa nila. Kapag ho hindi makatarungan, pwede ho nating dalhin lahat sa HLURB para mag-file kayo ng kasong unsound real estate business practices. No, ito si Marisol Goriani, sabi niya, guys, let's promote this channel guys para mag-grow ang community natin. Oo nga, no. Yan. Actually lumaki na nga tayo eh, no. I think we doubled, no, we doubled. Ang concurrent viewers na natin, it's always 20 plus. Yan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Please continue supporting our channel. Si Makalalag TV, naghiram ng 130 na kapag interest naman. Lately, hindi na nakabayad. Wala ng income daw. Pag nasettle kami sa korte at hindi natupad, ano dapat gawin? Yan. Sa korte pa rin. Ano? Ngayon, kapag wala siyang pera, ganun talaga. Antay-antay ka. No? Antayin mo na meron siyang trabaho. No, tapos sabi mo dun sa judge na meron na siyang trabaho, baka pwede nang i-obliga siya na magbayad ng buwan-buwan, ganyan. Hanapin mo pag meron siya mga back deposits, may mga personal property or real property. Kapag wala, tulad ng sinasabi natin lagi, wala kang mabibigang dugo sa bato, no. Ganun talaga. Ganyan talaga ang buhay. Ang pagpapautang ay isang risk. Ano ho? Risk yan. Pwedeng mawala yung pera mo, pwede pang mawala yung kaibigan mo, o kaya yung kamag-anak mo. Yan. It is about criminology subs. Yan. Good evening sa iyo, si Aya. God bless attorney. In God's time, marami tayo dito sa community. Yan. Opo, no. We're not giving away hope naman. No? Giving away, hindi pala. We're not giving up hope. Ano ba naman yan? Giving away. We're not giving up hope. Okay lang tayo dito. No? Basta meron tayo. No? And we still have questions to answer. We're still here. Walang problema. Ano? Yan. Si Vanessa Paltao, thanks po at marami akong natutunan sa inyo. God bless po yan. Yun nga ho ang balak talaga natin dito. Kung alam lang ni Makagago na pwede siyang makasuhan ng challenging to a duel, ewan ko lang kung ganun pa rin siya katapang maghamon. Ano ho? Sa tingin ko kasi hindi pa siya nasasampalan eh. Pag nasampalan ka na, medyo titino-tino ka na eh. Ano? Ito si Melanie Tinamisan, magkano po kaya usually ang attorney's fees kapag nagpagawa kami ng complaint form? Yan. Alam niyo ho, Melanie Tinamisan, wag na ho kayong pumunta sa abogado kapag pupunta kayo sa HLURB. Alam niyo ho kung bakit? Kasi hindi nga siguradong makakakuha kayo ng bayad o ng pera, no, mababalik niyo yung pera niyo. Kayo na lang ho mismo ang gumawa ng complaint affidavit. Marami ho tayong meron ho tayong sample ng complaint affidavit sa batasnatin.com. Pumunta ho kayo doon. Kayo na lang ang gumawa. Ang complaint affidavit lang naman ay salaysay lang ng mga nangyari. Tapos, doon sa huli, maglagay ka ng prayer, yun yung mga gusto mong gawin ng korte para sa'yo. Korte o kaya ng HLRB para sa'yo. Ganun lang. Simple lang. Magkukwento ka lang. Ano, yan si Melbourne Pangilinan. Yan, prayer. Yan. Sige na ho, no, magpapaalam na ako kahit dumadami na naman yung ating concurrent viewers, pero wala naman na hong tanong, no. Kaya magpapaalam na ako. Kita-kita ho tayo bukas alas 8. Ano? Once again, I am Attorney Libayan po. Ano? At sa ngalan ni Attorney Magalong, tandaan niyo, 10k subs kasama na ho natin si Attorney Magalong sa ating live streams. Ano? Huwag niyo kalimutan mag-thumbs up. Panoorin ho lahat yung mga videos, marami ho tayong matututunan doon. Ano? At syempre, ano, ingat tayo ngayon, panahon ng pandemya. No, sana matapos na ito. Yun ho ang lagi nating dasal.
Yan. Maraming salamat po sa inyo at bago ako umalis, sana ho, no, panoorin ulit natin ang ating outro. Yan. Cue in outro. Maraming salamat ho at good night.